Okay, good morning guys. Meron ako ditong Japanese laptop na 2-in-1. So, pwedeng tablet, pwedeng laptop. Ang brand niya is Fujitsu. So, ngayon, bagong format siya. So, yun nga, Japanese keyboard siya. So, mga symbol magkakaiba. So, pakita natin yung keyboard. Ito siya. Ito yung Japanese keyboard. May mga kakaibang character na hindi natin maintindihan. So, yung mga symbol ang itatama natin. Okay. Pakita ko lang muna yung problema natin. Okay. Ngayon, ipipintin ko muna yung at sign. So, ang at sign natin ay shift 2. Madalas ginagamit sa pag-internet itong at sign. Importante yan. So, lumalabas naman yung at sign. So, ang dapat na lumalabas is itong ganitong symbol. Tsaka yung kanyang symbol dito sa open and close parenthesis dito sa may shift number 8. Hindi umo-open yung iba ang lumalabas. Shift number 9, close parenthesis. Lumalabas yung open parenthesis. So, magkakaiba yung kanyang symbol. So, kailangan natin itama ito. So, madali lang naman to, sundin nyo lang step by step nya para makuha natin yung tamang Japanese keyboard layout nya. So, close muna natin to. So, dito natin hahanapin dito sa time and date sa Windows 10. Dito, time and date. Right click natin, adjust time and date. Left click natin dyan. Tapos dito sa may language, and dito siya sa may kaliwa. Click natin, left click. Add a prepared language. Ito, i-click natin tong English United States. Left click, option, dito na tayo sa keyboard. At nakaset na siya ngayon sa US. Yung default niya kasi is US. So nag-format ka ng English, US ang automatic na niya keyboard. So ang gagawin natin, papalitan natin siya ng Japanese. Left click lang natin itong add a keyboard. Hanapin natin yung Japanese. Select natin Japanese. Click natin. Pwede natin tong i-remove yung yung US keyboard. So, remove natin. So, ngayon natitira dito is Japanese na. Okay na tayo dyan. Okay, balik tayo. I-close natin. Ngayon, pupunta naman natin ngayon yung device manager. Dito sa start button sa Windows 10, left click lang, right click yung pipindutin natin, right click, device manager. Okay, keyboard, hanapin natin yung keyboard. So nandito yung keyboard, select natin siya, left click lang. Yung arrow, i-click natin dito sa kaliwa. Yan, lalabas yung mga keyboard. So, papalitan natin itong ilalim. Itong standard PS2 keyboard. Update driver natin siya. Right click. Update driver. Tapos, browse my computer for driver software. Left click lang. Let me pick from a list. Left click ulit. Ito na yung lalabas niya. Japanese keyboard
Tsaka, yan, dalawang Japanese keyboard. Pero, papakita ko pa rin kung paano ang ginagawa kong, ano, proseso. Ginagawa ko, kiniklik ko to, show compatible hardware. So, lahat ng... So, na-install na siya. Close natin. Ngayon, tatanungin ka niya kung gusto mo i-restart yung computer mo. So, i-restart na lang natin. So, okay na. Nag-open na siya ngayon. So, iti-testing natin kung nag-okay na yung ano, Japanese keyboard layout natin. Kung tama na yung mga symbol. Open tayo ng Microsoft Word. Okay. Type ulit natin yung ano, at sign. So, nasanay tayo sa shift 2. Shift number 2. So, ayan. Hindi na at sign ang lumalabas. So, nasusunod na ngayon yung mga symbol niya. Ayan. Ayan. Tapos, try natin yung ano, number 8. Ship number 8. Ang kanyang ano ay open parenthesis. So yan, open parenthesis na siya. Ngayon, number 9. Close parenthesis, ship number 9. So yan, tama na. Ngayon, yung at sign naman. Yung at sign niya kasi, may sarili na siyang ano, ano, lugar. So, at sign na, nandito na. So, sa mga Japanese keyboard, nandiyan talaga ang at sign. Ayan, okay na siya. So, lahat ng symbol ngayon, sakto na. Sakto na yung lahat. Ngayon, ang, ano, ang paggagamit pala ng, ano, ng capital letter, combination siya ngayon ng, ano, keyboard. So, i-hold natin yung shift, tapos caps lock, para ma-on yung kanyang capital letter. Lakihan natin yung sulat para makita. Ito, capital letter yan. So, para mabalik naman sa lowercase, shift, caps lock ulit. So, yan. Sa una, mahirap, pero pag nasanay ka na, madali na lang. Yung ibang ginagawa na lang, shift na lang. Shift, eh, ganun, para malaki. So, yun lang. Okay na siya ngayon. Salamat!